ng ating Panginoon. Ano yon? Liham. Liham na pag-ibig. Tayo po muna ay umuko sandali at tayo po ay manalangin ulit. Let us pray. Tahimik lang. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa mga oras na ito. Sa muli, aming buksan ang pag-aaral, espiritual na pagkain ang aming pong kakainin. Nawa o Diyos, ang inyong pong banal na espiritu ang magbigay sa amin o Diyos ng patuloy na pagbukas ng aming pong kaisipan at aming puso upang mayroong lugar ang mensahe at katotohanan ninyo sa aming buhay. Inyo kaming samahan at hanggang sa matapos o Diyos, aming itong mapakinabangan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So, sino sa inyo ay ang mayroong Bible sa bahay? Ako. Okay, very good. Sino ang wala? Okay. Wala. Walang ba Bible? Sino sa inyo ang kumakain 3 beses sa isang araw? Ako. Sobra, narisis pa nga ni. Facebook, narisis. Pakibasa. Unang talata. Nating basahin. Mateo 4, versikulo 4. Mateo 4, 4. Mateo 4, versikulo 4. Pakibasa. 4, versikulo 4. 4. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Oh, kita mo? Hindi lamang mabubuhay ang tao, sa tinapay. Kundi sa salita ng Diyos na bumatawi sa kanyang mga bibig. So ang tao, anong ibig sabihin ng Diyos na hindi siya mabuhay sa tinapay lamang? Kundi sa bawat salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Okay? Mga minamahal, napakaganda ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Okay? Na kung saan, itong pangyayaring ito, si Jesus ay nagutom. 40 araw at 40 na gabi ay hindi siya nakakain. Hindi siya nakakain, okay? Sang 40 kaadlaw kag 40 kagabi. So, 40 kaadlaw kag 40 kagabi, hindi, anong mangyari sa iyo kung hindi ka nakakain? Magugutom ka. Manghina, magutom, dahil lang nga ay walang sustansya, walang laman ang tiyan, at ikaw ay ano, siyempre mamutla. Oo, 40 kagabi, kag 40 ka, adlaw sa atin dito, sobrang isang buwan, mamatay ka na. Oo, hindi ka nga makakain ng isang bisis sa isang araw. Opo, tanghali, halimbawa, hindi ka nakakain. Uy, kaya pala, nugakurog. Kasi hindi pala ako nakakain ng tanghalian. Ang ating Panginoon ay nakaranas ng 40 na gabi at 40 na araw. Hindi nakakain. At unang tukso ng kaaway, sabi ng kaaway, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong bato na tinapay. Anong sagot ni Jesus? Yun nga ang sinabi. Pakiulit, Kuya David. Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Oh, kita mo yan? Hindi lamang sa tinapay. Dito sa Simara, mayroon dito tayo tinatawag na, minsan may isang buwan ang habagat. Mayroon ba? Mayroong nakaranas dito na sobra pa? Sobra isang buwan. Tapos, siyempre isla tayo dito, may mga tendency na ang bigas ay maubos. Maubos. So, ang ginagawa ng ating dito mga kaisla ay yung balinghoy, tama? Dinar? Dinardar. Kasi siyempre ubusan. Hindi ka makapagto sa Mindoro. Hindi ka makapagto sa Lucena. Batangas. Kasi walang biyahe. Opo. Ang hirap ng biyahe. Talagang Richard noong una,
hindi makabiyahe kung ano pa man ang mga malalaking bangka dito. So ang mga tao, nag-iimbak ng dinardar para pagdating ng habagat na malakas, ay mayroon silang makakain. Opo, ang napakasarap yun. Napakasarap. Ngunit, ang espiritual na pamumuhay ng tao, sabi ng Panginoon, hindi lamang pala tayo mabubuhay sa tinapay. Bakit? Ang ating buong pagkatao, kalaki po ang espiritual na pamumuhay. Kailangan natin ang espiritual na pagkain. Kahit ang mga tao, mga minamahal, sabi ng ating Panginoon, ay ano? Kulang tayo sa kaalaman. Kulang tayo sa kaalaman. Kaya kulang tayo sa kaalaman, mangyari sa atin kasi wala tayong kaalaman, ay maligaw tayo. Opo. Kung wala tayo kaalaman sa banal na kasulatan, ang tao malimit ay maliligaw. Halimbawa, nagpagto ka sa Davao. Hindi mo naman alam ang Davao. Nagpagto ka dito, bigla. Eh, ano mangyari sa'yo? Maliligaw. Bakit? Wala kang kaalaman at lalo tigit hindi ka magtanong? Oo. Tapos nahuda-huda ka pa. Eh, talagang maligaw ka habang laki kina. Isa sa mga pinakamalaking siyudad sa Asia is Davao City. Opo, ang Davao City. Kaya pagdating mo doon, dapat ikaw ay mayroon ng alam. Opo, mayroon kang GPS. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin papuntang langit. Amen? Amen. Ito, pakibasa. Kuya David, 5:39 may binang Juan. Juan 5:39 may ano ang sabi dito? 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Bakit? Sapagkat ang isip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Ano daw ang ating matanggap? Buhay na? Walang hanggan. O, kita nyo, eh, halimbawa kung di tayo mag-aral ng banal na kasulatan, makatanggap pa tayo ng buhay na walang hanggan? Buhay lang. Walang-walang hanggan. Totoo? Mahirap, no? Tuloy ang basa. At iyon ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan. Ang banal na kasulatan ang nagpatotoo sa kay Jesus. Pag wala ang banal na kasulatan, sino magpatotoo? Wala. Halimbawa ako, paano ko mapatunayan na ang simara ay maganda? Una-una, napuntahan ko muna ang simara, tama? Napuntahan ko muna ang simara. I live for almost how many years? 5 years? O 10 years dito sa Simara? At din nakauwi ako doon sa amin, sa Mindanao. E di, masabi ko nga kung ano ang ganda ng Simara. Kung ano ang mayroon sa Simara. Amen? Kung ano doon ang mga tao, ano ang kanilang hanap buhay, ano doon ang kanilang mga kultura, ano doon ang eskwilahan, ano doon ang mga ang kanilang pinagkakitaan ng kanilang panap buhay. Yun ang masabi ko doon. Kung anong kaganda ang Simara. E di, ako ang magpatotoo sa Simara. Bakit? Kasi nasubukan ko na, naranasan ko na. So ang banal na kasulatan ay subok. At ito ang magpatotoo sa kay Jesus. Bakit? Siya ang siyang nagligtas sa atin. Amen? Kaya ang Biblia, hindi tayo kung mag-aral tayo, hindi po tayo pinapalayo. Ipalayo ka kay Jesus, hindi. Ang Biblia, pag ating pag-aralan, lalo tayong pinapalapit kay Jesus. Amen? Amen. Kaya tingnan nyo ang mga taong hindi mag-aral ng Biblia. Ah, nakakalimot na magsamba. Opo. Sa halip na magsimba, hagto magtrabaho. Bakit? Hindi nga nagbasa. Kaya ang banal na kasulatan ay napakalaga. Dahilan ito ay ano? Inipon ng Diyos sa matagal ng panahon para tayo ay magkaroon ng karunungan o kaalaman. 15 versikulo 4 ng Roma. At itong hayaan kung ano po ang pagkasulat sa 15 versikulo 4 ng Roma. Okay. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Matuto? Sa ano?
upang sa pamamagitan ng pagtatyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ano daw? Magkaroon tayo ng pag? Bakit? Kasi tayo ay nahulog sa pagkakasala at nawala ng pag? Ito ang magbigay sa atin ng pag-asa. Kung paano natin ito ma-absorb ang banal na kasulatan, kung paano natin maintindihan, at kung paano natin isabuhay ang salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Napakaganda. Kung ano ang salita ng ating Panginoon. Kaya, mayroong nagsabi sa akin na nung unang panahon, sabi niya, ang banal na kasulatan daw ay parang katang-isip lang. Maniwala ba kayo na ang Biblia ay katang-isip lang? Ano ang banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan is mula sa Diyos. Pakibasa. Ikalawang Timoteo. 3:16 hanggang 17. Ikalawang Timoteo. 3:16 hanggang 17. Tingnan natin kung ano ang pagbasa, ang pagkasulat. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang daw, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa ano? At mapapakinabangan sa pagtuturo. Mapapakinabangan sa pagtuturo. So ngayon, tinuturuan tayo. Amen? Tinuturuan tayo. Ako'y ginagamit lang upang tayo ay turuan. Bakit? Kasi kung magtayo dito, halimbawa ang magtayo dito ay baka. Oh, ano kaya ang sasabihin ng baka sa inyo? Oh, edi hindi natin maintindihan. So, kailangan niya ang kapwa natin para tayo ay makapag-usap ng maayos. Kasi kayo ay mayroon kayong mata. Mayroon akong mata, mayroon akong utak, mayroon din kayong utak, mayroon akong bunganga, mayroon din akong bunganga. So ngayon, sa aking napag-aralan mula sa banal na kasulatan, mayroon din akong isir at ibahagi sa inyo. Amen? Ito. Sunod, ano ang pagkasabi? At papapakinabangan sa pagsaway. Pagsaway, bakit? Kung ang tao ay pasaway, sawayin talaga ng banal na kasulatan. Sunod? At sa pagtutuwid. Sa pagtutuwid, bakit kung liko ang ating dinadaanan, tutuwirin ng banal na kasulatan. Sunod? At sa pagsasanay sa katuwiran. Sa pagsasanay sa katuwiran, ibig sabihin, kung nasanay ka doon sa maado, hagto ka. Pero kung ang tao naman nasanay dito sa buko maado, tutuwirin ka ng banal na kasulatan. Kaya't nagpapasalamat ako sa banal na kasulatan. Bakit? Bawat araw nung una, bawat bago maglubog ang araw, ay lasing na ako. Sister, bago maglubog ang araw, lasing na. Opo. Ang edad ko ay mga 18. Ay, hindi. 16 years old pa lang. After ako nag-graduate ng high school, talagang unti-unti nang umibay yung aking buhay. Hanggang dumating sa edad ko na 21. Okay? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 years. Opo. Nabautismo na ako sa edad na 22 years old. Amen? Amen? So yan po ang aking buhay nung una. Bible? Naku, wala yan. Ayaw ko. Pero hindi ko akalain na ngayon talagang in-love na in-love ako sa Biblia. Oo, pina-in-love niya ako eh. Okay. So napakaganda, ano? So, sana tayo ka, David? 17. Pakibasa, 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, ibig sabihin, buo ang pagkatao mo. Oo, makasabi, uy, yan talaga. Tao, tao ng Diyos. Ganap, sunod. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, nasasangkapang lubos para sa... We are not perfect like God. But we are only perfected by the blood of God. By the blood of Jesus Christ. Okay? Sa pamagitan ng atin pong espiritu na masunurin sa kanya. Okay? So yan po, no? So ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang sabi naman ng isa, ay hindi naman sulat ng sinulat lang naman ng tao 'yan. Ang banal na kasulatan, sinulat lang ng tao 'yan. Hindi naman 'yan sinulat ng Diyos eh.
Sinulat lang yun ng tao. O gawa-gawa lang yan ng tao ang banal na kasulatan. Eh, hindi naman sulat ng Diyos yan. Bakit kayo maniwala? Yun ang mga taong mga atheist. Yung mga taong hindi naniwala sa Diyos. Oh. Pero kung pero kung ito ang mangyari, kung ang tao na marapit nang mamatay, anong tawagin niya? Malapit na sa mamatay, anong kanyang bukang bibig? Oh, kika mo yan. Pero nung malakas pa, anong Bible na yan? Sulat na yan ng tao. Pero nung malapit na sa mamatay, tawag din sa Diyos. Ako, ano ba yan? Pakibasa! Ikalawang Pedro. 1:20-21. Okay. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Hindi ito nagmula sa pansariling pagkakahulugan. Ibig sabihin, wala, hindi sa galing sa ating human, ano? Human interpretation. Hindi ito nanggaling sa iyong sariling idea, kundi tuloy. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Inudyukan ng Espiritu Santo. Bago pala susulat, sister, ang tao, udyukan muna ng banal na Espiritu. Hindi pwede nagawa-gawa ka lang. Eh baka ang gagawin mo doon parang love letter sa iyong diwa. Opo, at makapagbasa doon. Ay, hindi naman ito. Pero iba ang banal na kasulatan. Bakit? Nung si Moses ay namatay, kung anuman ang babanggitin ni Pablo, susulat niya, naka-refer pa rin sa sulat ni Moses. Si Moses ay hindi niya naman kilala. Oh? Kung magsulat naman si John, bakit susulatan niya yung Daniel? Ma-refer sa doon sa Daniel. Oh? Ang Daniel is Old Testament. At susulat siya doon sa Revelation. Mayroon siyang tinatawag na, ano, mensahe connected sa Daniel. Kung susulat naman si Luke, mayroon namang connected doon sa Lumang Tipan, sa Book of Isaiah. Oh, kita mo yan? Hindi niya naman kilala sa Isaiah. So sabi ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan ay ano, hindi mula sa sariling pag-uunawa o sariling interpretasyon. Sila po ay udyukan muna ng banal na Espiritu, kukunin muna ang sarili nilang kaisipan at papasukan ng banal na Espiritu bago sila susulat. Kaya ang banal na kasulatan from Genesis until Revelation, konektado, hindi pwede silang maglaban-laban. Amen? Amen. Kasi isang Espiritu lang, ang banal na Espiritu, ang kumasi sa bawat sumulat nito. Kaya yan ang beauty. Kaya kung mayroong magtuturo sa atin na ang teksto at saka teksto ay maglalaban at hindi ma-reconcile, mali po ang turo ng isang tagapagturo. Mali po yan. Bakit? Hindi ma-reconcile. Ang banal na Espiritu ay hindi kinakalaban ng kasarili niya. Oh, lalo dikit sa atin. Kung ating sarili ay lalabanan natin, oh, anong klase? Sarili mo, hindi mo maintindihan? Ang banal na Espiritu ay ano? Ito. Pagsabi natin kasulatan, scripture, is wala po itong luma at bago. Nagkaroon lang itong luma at bagong tipan sa panahon ni Tertullian. Siniparate nila yung tinatawag na lumang tipan sa Malakias, and then Matthew hanggang Apokalipsis, yan po ay bago. Yan po ay ginawa lang ng tinatawag na Bible scholars ng mga Masorets, lalo tigit kasama si Tertullian. Noong 1st century at saka 2nd century, ito ang Biblia. Wala man yan chapter at saka talata, yung mga verse, wala. Sa panahon pa rin yan ng mga Masorets, mga scholars, binigyan ng kapitulo at saka bersikulo, nilagyan. Kaya yan, nayari. Okay? Pero, ano pa rin, buo pa rin ang banal na kasulatan. Grabe ito ang banal na kasulatan. Kaya alam niyo, kung ma-inlove kayo sa banal na kasulatan, tell you. Talagang, makapagsabi ka. Ang akin noong unang panahon, ang aking kaisipan, noong ako po ay nabaptize po ako, ang aking isip, mapunta lang ng church at saka mag-uwi, imaw yan. Ayaw ko ng ganito, mag-Bible study, ayaw ko talaga, ayaw ko, God, mapunta ka dito, ayaw ko. Nung nag-try ako, nagsama isang bisis,
Sinama ako ng liman. Ako pa naghanap-hanap, sabi ko, kuya, saan unaman? Saan unaman? Kailan na naman ulit? Pagkatapos, iniwan niya ako. Basa ako ng basa ng Biblia until such na talagang hindi ka pala mapalagay. Brother Patrick, kung nandyan ang alab sa iyo, parang init, parang ayaw mong luunan sa bahay mo, talagang lalabas ka. Opo, kahit ipa ko marunong masyado, kahit sino na lang ang akin. Parang si Gary, parang buwang ito. Parang ginaganyan ka. Opo, bakit? Kasi hindi mo maintindihan talagang ibahagi mo. Aking nanay, nagadibati kami, kakain, nagadibati kami dalawa. Sabi ko talaga. Sabi ng nanay ko, mabuti pa siguro Gary, noong maliit ka pa. Ang ginawa kong unan, Bible. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sana nga, nay. Opo. Kahit mga kabataan, I urge to take your Bible and study. Amen? Amen. Isabihan ninyo. Opo, bakit? Yan lang ang pagkain na hindi masira. Amen? Amen. Mateo, pakibasa. Mateo 24:35. Ito lang ang pagkain na hindi mapanis. Oh? Oh. Pakibasa 24:35 ng Mateo. Ito Brother David, pakibasa. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ay, kita mo yan? Langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Kita mo yan? Hamak mo, tapatan niya ang langit, mawala nga eh. Ang lupa, mawala. Eh, ang kanyang salita, hindi. Ano katiba yan? So kung mayroon man tayong pagkain na nais, atin na itong mahalin ang pagkain ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan ang kanyang pagkain, hindi masira-sira. Nini, take time to study your Bible. If you don't have, borrow to somebody. Yes! I am serious. Opo, bakit? Bandang huli, tayo po ay mawalan ng Biblia at balang bandang huli, makapagsabi ka, sana nagbasa ako noon. Amen? Oo, sana nagbasa ako noon. Kaso huli na. Ang aking tatay, ang inabot niya ay grade 2. Grade 2 si tatay ko. Nung pinaaral niya kami, hanggang high school, sabi niya, naku, sana ako'y nag-aral din. Noon, pinapaaral ako ng nanay ko, ng tatay ko, pinapaaral ako, may pira kami. Pero ang akin lang, maglabo ng baka at saka kalabaw. Yan na ang gusto niya. Magbantay ng kalabaw, baka, kalabaw, baka, balabaw, baka. Ay di, ang kanyang sulat parang kalabaw at baka din. See? Kita mo yan? Oh. Pero pag hindi tayo mag-study ng Biblia, hahayaan na lang natin si pastor, ang mag-ano, ang elder, ang layman, hahayaan natin at nga lang tayo. O tayo po ipakin. Walang sikap. Hindi ka marunong magluto. Hindi ka marunong magkuha ng kahoy. Hindi ka marunong kung ano ang yung dami ng tubig doon sa bigas. At pagkahain, sarili mo ay kakain. Ikaw makabenepisyo. Kagaya ng banal na kasulatan. Hahanap ka ng banal na kasulatan. Take a prayer. Mapray ikaw. And then start to scan sa Biblia. At bandang huli, hindi ang kapitbahay mo ang makabenepisyo. Ikaw mismo. Amen? Ikaw mismo. Oh, kita mo yan? Maligtas ka ang imong kapitbahay. Oy, noon nga ay Bible ang studyhan ka, ayaw mo. E ngayon sa kaligtasan, gusto mo pala. Oh, kita mo yan? So sino sa atin ngayong gabi ang gusto maligtas? Taas ng kamay. Ay, kita mo yan, kadabi pala. Ang ayaw maligtas, bay, taas ng kamay. Hindi, ang totoo lang. Ang ayaw, totoo. Pero hangdamot pa nakataas. Oo, totoo, ang ayaw. Si Uban nga niyo, pero hangdamot pa nakataas. Ulit. Sino gustong maligtas? Ang maligtas. Ay, very good. Amen? Amen! Ay, so pasalamatan natin ng Panginoon. Huling talata. Sana hindi niyo ma-miss. Unang Tesalonica 2, versikulo 13. Unang Tesalonica 2, versikulo 13. Unang Tesalonica 2, versikulo 13. 13 na? 13. 2, 13. 13.
At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. Patuloy saan tayo magpasalamat? Sa Diyos. Bakit? Na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos. Nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos. Nasunod? Na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon. Hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Amen! Amen? Amen! So, ang atin ngayong pinag-aralan ay hindi mula sa aking salita. Hindi kung sino-sino man. Hindi mula sa tao. Kundi ito talaga ay nagmumula sa ating Diyos. Nagmumula sa ating Diyos. Kahit sa gabing ito, kung atin pong nais, Panginoon, gusto kong ikaw ay makilala ng lubos. Panginoon, gusto kong magbasa ninyong banal na kasulatan. Gusto ko pang mag-aral para lalo pa akong ano, ang aking relasyon sa inyo ay lalo pang ano, magiging malapit at mahigpit. Nais niyo ba yon? Nais niyo ba? Na ang ating relasyon ay lalo pang lalapit sa Panginoon? Amen? Amen. Kung gusto pa natin na ang ating relasyon ay lalapit, lalo pang lalapit sa Diyos, sa Panginoon, ay tumayo po tayo sa ngayong gabi.